Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal, bagamat ang mundong ito ay puno ng kasalanan sa huling panahon na itinakda ng Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya na kami ay iyong tinawag mula sa gitna nila at iniligtas kami at itinuring kaming banal. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng napakahalagang dugo ng Panginoon ay nagkatipon sa iyong harapan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na makapagpuri sa dakilang biyaya at pag-ibig at matutunan ang salita at magkaroon ng fellowship kasama ang Panginoon sa lugar kung saan nagkakatipon ang mga pinabanal. Naniniwala po kami na sa oras na ito ay kasama namin ang Panginoon. Pagmasdan mo po nawa ang bawat isa sa amin at hawakan ng iyong mahabaging mga kamay. Kumilos ka po nawa sa mga puso ng mga taong hindi pa naunawaan ang iyong pag-ibig upang maunawaan nila ang iyong dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya at makasama namin sila sa buhay na walang hanggan at pag-asa ng magkakasama. At panghawakan mo po ang bawat isa sa amin upang walang sino man ang mahulog o matisod. Para sa lahat ng churches sa buong mundo, pakiusap, panghawakan mo po ang mga kapatiran na mga masisipag na naglilingkod sa Panginoon at ipinapangaral ang Ebanghelyo sa kabila ng mga kahirapan. Sa pamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu, matapang nawa nilang ipagtanggol ang Panginoon at ipangaral ang Ebanghelyo at ganapin ang iyong kalooban na dalhin ang mga ligaw na kaluluwa tungo sa Diyos. At pagalingin ninyo ang mga may sakit upang magkaroon pa sila ng pagkakataon na mabuhay na naglilingkod sa Panginoon at ng napakahalagang pagkakataon na makibahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Panginoon na nagbibigay sa amin ng tinapay na aming kinakailangan at lagi nagtuturo sa amin at gumagabay sa aming nilalakaran, pahintulutan mo po nawa kaming maunawaan ng higit ang iyong banal na kalooban, magpuri at magluwalhati sa pamagitan ng pag-iingat ng salita sa aming mga puso at buhay. Sa mga oras na ito, kami lamang ay umaasa sa Panginoon sa gabay ng Espiritu at kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Merong mga kakarating lamang na kapatid na nagkukumpulan po sa likuran upang makahanap ng maupuan. Dahil kulang na po ang ating upuan, pakiusap, maupo po kayo sa mga pagitan. Ang lahat ng mga upuan natin ngayon ay puno na at wala nang bakanting upuan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 5. Babasahin ko po ito. Lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos, at tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Araw-araw po ba ninyong binabasa ang Biblia sa bahay? Ilang chapters po yung binabasa ninyo? Mabuti na nakakapagbasa ng marami, pero mas mahalaga na pag-isipan po natin ng mas malalim ang bawat verses. Kung babasahin ninyo, doon sa Isaías chapter 34 verse 16, sinabi, "Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon." Ang ibig sabihin, inyong saliksikin ay pagbulay-bulayan ng malalim, pag-isipan at isa buhay at isa puso ang bawat salita. Kung wala kang kinalaman sa mga salita, ibig sabihin ay wala ka rin kinalaman sa Diyos.
Kapag pinag-aaralan natin ang Biblia, natututunan ang mga salita at naiugnay ito sa ating mga puso at buhay. Ang mga salitang ito ay kapaki-pakinabang at buhay para sa atin. Ano yung dapat malaman ng mga taong hindi paligtas tungkol sa kung sino ang Diyos? Kailangan muna nilang malaman ang katotohanan na siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang namamahala sa buong kasaysayan ng tao at sa buhay ng bawat isa sa atin. At kasunod, kailangan nilang malaman na ang Diyos na ating tagapaglikha na nasa anyo ng Espiritu ay nanahang kasama natin. Ngunit nawalay tayo sa piling ng Diyos dahil sa kasalanan. At sa kaulihan ng pagkakaunawa ng kanyang pag-ibig at biyaya, ang kaligtasan ay makakamit. Kaya po, mayroong salita ng kaligtasan sa Biblia. Mali daw din niyang sinabi sa Biblia. Malinaw na sinabi ng Diyos sa Biblia ang salita ng kaligtasan. Yung salita ng buhay na walang hanggan at ang ebanghelyo ng biyaya. At mayroon pang mga salita na dapat malaman ng mga Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. Mas maraming salita ang tungkol sa pamumuhay ng mga Kristiyanong may pananampalataya na sa Diyos. Ito yung mga ligtas na. Kung saan kailangan nating paunti-unting maunawaan ang mga salita at gawin ito sa ating mga puso at buhay. Sa loob ng 300 years, doon sa Genesis chapter 5 verse 24, sinabi, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sa Hebreo chapter 11 verse 5, sinasabi rin po na sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Tiyak na tayong ngayon ay nabubuhay tayo sa panahon na maaring makaakyat sa langit nang hindi nararanasan ang kamatayan, katulad ng kay Enoch. Ito po ay dahil ang muling pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Nalalaman po natin na wala ng tanda o propesiya ang natitira pa upang ipahiwatag ang muling pagdating ni Jesus. Alam po ninyo na ang lahat ng mga ito ay naganap na. Libong taon na po yung nakakalipas o humigit kumulang 2,000 years. Detalyadong naisulat kung ano yung magaganap sa huling panahon. Gaya ng sinabi ni Jesus, gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Maraming tanda ang nakasulat dito bago ang muling pagdating ni Jesus. At sa mga tandang ito ay may pahiwatig. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Dapat nating malaman na siya ay napakalapit na. Kapag malapit nang umuwi ang magulang mo mula sa malayong lugar o kaya naman ay mayroon kang espesyal na bisita na darating, inihahanda natin yung ating sarili at naghihintay. Sa oras na marinig natin yung kanilang mga yabag ay kailangan nating maghanda at tumayo. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Napakalapit na. Sigurado po, lahat ng mga tanda at mga bagay na nangyayari sa ating panahon ay mga yabag ni Kristo at siya ay nasa mga pintuan na. Patuloy sa pagkakatulog, gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya o hindi man lamang naghahanda kahit siya ay nasa pintuan na, hindi dapat mangyari ito. Kailangan nating maging gaya ni Enoch na kinalulugdan ng Panginoon. At ito ang lumakad kasama ng Diyos. Sabi ito ng Genesis chapter 5. Kung gayon, ano yung kahulugan ng lumakad kasama ang Diyos? Ang pananatiling malayo sa salita ng Diyos, ito ay yung pagiging malayo mismo sa Diyos. At ang panunumbalik sa salita ng Diyos ay pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang lumakad kasama ng Diyos pagkatapos maligtas ay buhay na nanatili sa mga salita.
Kung titingnan natin sa Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At doon sa verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Subalit naging tao ang salita at tumahang kasama na namin. Siya ay si Jesus. Ang Diyos na nagsalita ay naging laman at pumunta sa sanlibutan. Ang kapanganakan, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus ay natupad na ayon sa pangakong salita ng Diyos. Ang salita na naging tao at nanahang kasama natin ay nangangahulugan sa pamagitan ng buhay ni Jesus, ang salita ay natupad kung paanong ito ay naisulat. Ngayon, ligtas na tayo. Tayo ay naligtas at sa loob natin, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay dumating. At ngayon, tayo ay mga anak na ng Diyos, sa lalong madaling panahon, kapag bumalik na ang Panginoon, dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Ngayon, ang ating natitirang buhay ay buhay kasama ang Panginoon. Kung paanong ang salita ng Panginoon ay naging laman, dumating at nabuhay, ang mabuhay kasama ng Panginoon ay buhay na kasama ang Panginoon na dumating bilang banal na Espiritu at sumusunod sa kanyang salita. Ito po ang buhay na sumusunod sa banal na Espiritu at ito rin yung buhay na lumalakad kasama ang Panginoon. Meron pong isang kasabihan. Ang kasabihan ito ay nagsasabing, ang salita ay salita at ako ay ako. Ang salita ay nariyan lamang bilang salita, subalit narito ako bilang ako. Ang Biblia ay nariyan lang. Ako ay mabubuhay sa kagustuhan ko. Ito po ay mali. Kung ganito, hindi ka makakalakad kasama ang Diyos. Kaya kailangan nating magbasa, makinig at matuto ng kanyang mga salita. At dapat nating ingatan ang kanyang mga salita sa ating puso at buhay. Sinasabi doon sa Santiago chapter 1 na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ang taong tagapakinig ng salita, subalit hindi tagatupad na gumagawa, ay dinadaya yung kanyang sarili. Opo, dinadaya niya yung kanyang buti. Pagkatapos na mapakinggan yung salita ng Diyos, sinasabi nila, maraming salamat po, napakaganda ng inyong sermon. Gayun din, hindi naman nila ito sinusunod. Kung gayon, dinadaya nila yung kanilang sarili at ang Diyos. Hindi ito dapat mangyari. Pagkatapos nating mapakinggan ang kanyang salita at nananatini na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa. Dapat po tayo maging tagasunod nito. Ang pag-iingat ng kanyang salita sa ating buong buhay, iyan po ang nais ng Diyos. Kaya nga, sa loob ng ilang linggo, patuloy ko pong sinasabi sa inyo ang patungkol po sa buhay ng ligtas na Kristiyano. Na ipanganak tayo muli bilang anak ng Diyos at ibig ko pong sabihin na tayo ay mga ligtas na. Ang layunin ng kapanganakan sa laman ay para sa ikalawang kapanganakan. Gaya po ng mga ibon na sa unang paglabas ay itlog muna. Ito po ay para maipanganak sila bilang isang ibon, tama po? Yung mahalagang bagay para sa taong isinilang sa laman ay hindi upang mabuhay dito. Upang maipanganak muli sa ikalawang pagkakataon bilang anak ng Diyos. Ang tao ay dapat munang maipanganak sa laman. Ang taong naipanganak sa laman ay proseso upang ito o upang siya ay maipanganak sa Espiritu. At pagkatapos nito, ang tao na naipanganak sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa pagsunod ng Espiritu Santo. Kaya doon sa Roma 8:4, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin na ang anak ng Diyos ay dapat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya po, ang buhay ng ligtas na Kristiyano ay ang matuto ng mga bagay na isinasakot at isinasakatuparan kung ano ang kanyang natutunan sa kanyang puso at buhay. Ito po ang tunay na Kristiyano. Napakaraming mga reliyosong tao ang nagsasabi na sila daw ay ligtas na tulad ng mga Israelita. At pagkatapos ay magsiparito at magsisitayo sa harapan ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na magsasabing kami ay ligtas upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumaldumal na ito.
Opo, ito po ay hindi kaligtasan. Kung ang isang tao ay naligtas, ang kaligtasan na kanyang natanggap ay dapat na maging konektado sa kanyang buhay. Kaya nga doon sa Santiago chapter 2, kung sinasabi natin na tayo ay may pananampalataya, subalit walang mga gawa, ang mga gawa ng taong iyon ay mula sa patay na pananampalataya. Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Makakatayo ba tayo sa harapan ng Diyos na mayroong patay na pananampalataya? Ang buhay na tao ay gumagalaw, ngunit kung ang isang tao ay maiahon mula sa pagkakalunod, subalit hindi na ito gumagalaw, kung gayon ay patay na ito. Kaawa-awa po kung siya ay wala ng buhay ng maiahon mula sa pagkakalunod. Ngunit kung siya ay mailigtas, siya ay siguradong na mabubuhay at makakagalaw. Ang taong ligtas ay dapat na mabuhay bilang anak ng Diyos. Napakarami pong talata sa Biblia na nagpapatungkol dito. Kaya kung iniisip mong ikaw ay tunay na naligtas, anak ng Diyos at mayroong pag-asa sa langin, tayo ngayon ay ang mga taong nahiwalay mula sa sanlibutan. Tayo ay mga ligtas na, naging anak na ng Diyos, nagkaroon na ng buhay na walang hanggan at ngayon ay mayroong walang hanggang pag-asa na makapasok sa langit. Gaano nga nakakamangha mga salitang ito? Paano ba natin matatamasa ang buhay na walang hanggan at paano ba tayo naging anak ng Diyos? Mula nang ako ay nabuhay sa sanlibotang ito na isinumba, ay hindi naglaon ay pupunta na ako sa walang hanggan at malwalhating kaharian ng Diyos. Paano nga tayo hindi maniniwala rito? Ito po ba ay maliit na bagay lamang? Gaano ba nakakamangha ang bagay na ito? Ngunit kung tayo ay mabubuhay ng tulad sa mga taong hindi ligtas, anong klaseng pagsalungat ito? Kaya nga, dahil nakatala sa Biblia kung paano mabuhay ang isang ligtas na Kristiyano ng detalyado, dapat naman natin itong matutunan at mabuhay ayon sa mga salitang ito. Kung tayo ay naligtas ayon sa Biblia, dapat din naman tayong mabuhay ayon sa Biblia. Kaya nga tayo pupunta sa langit dahil ayon ito sa sinabi ng Biblia, hindi po ba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo ang iba't ibang bagay patungkol sa buhay Kristiyano pagkatapos na maligtas. Doon sa unang Pedro na binasa nating talata kanina, ito ay para sa mga taong ligtas. Sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, ang ating mga kasalanan ay natubos. At sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, pinagkalooban tayo ng panibagong buhay upang maipanganak na muli. Ang taong naligtas ay mayroong buhay na pag-asa. Ang pag-asa dito sa sanlibutan ay hindi pag-asa. Ito ay isang pangarap lamang na hindi kalaunan ay mawawala. Kaya ang mga ligtas ay mayroong buhay na pag-asa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Upang maibigay ng Diyos sa atin ang kanyang kaharian bilang ating walang hanggang pag-aari, iniligtas niya tayo. Kaya doon sa unang Pedro, napakaraming bagay ang naisulat kung paanong ang taong ligtas ay dapat na mabuhay. Ang binasa natin kanina ay ang mga bagay na akin na ding nabanggit sa inyo nung nakarang linggo. Lumapit kayo sa kanya, isang batong buhay, bagamat initangkwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Dumating ang anak ng Diyos sa bayang kanyang pinili ang Israel. Subalit, hindi nalalaman ng mga Israelita na si Jesus ang anak ng Diyos na kanyang sinugo. Kanilang inusig siya at sa pamagitan ng mga kamay ng mga Romano, siya ay kanilang pinako sa krus at pinatay. Doon sa Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Sa 1 Korinto chapter 2 verse 8, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ito ay dahil hindi nila naunawaan. Sa loob ng 33 years ng kanyang buhay, kung saan 3.5 years nito ay ang kanyang ministeryo. Ipinakita ni Jesus ang napakaraming mga himala at sa tuwing siya ay nagsasalita, kanyang sinasabi na siya yung ipinakong Mesiyas ng Diyos, ang Kristo.
Subalit hindi nakilala ng mga Israelita ang Panginoon sapagkat kung naunawa nila, hindi na sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Ang hindi pagkakakilala ay kasalanan. Sinasabi ng ilang tao ang pagiging ignorante daw ay kabayanihan, subalit ito ay pagkawasak. Kung wala tayong pagkakakilala sa Biblia, sabi ng Awit chapter 49 verse 20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Dapat na makilala siya ng tao. Tayo ngayon ay mga naipanganak na muli, kaya tayo ay naging anak ng Diyos, nagkaroon ng walang hanggang buhay at pag-asa. Kaya mula sa salitang ito ng Panginoon ay kung paano ba dapat mabuhay ang mga naipanganak na muli. Paano o pagkatapos nating maligtas, kilala pa ba tayo ng sanlibutan? Sa unang Juan chapter 3, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Subalit, hindi tayo kilala ng sanlibutan. Kahit na nga yung anak ng Diyos, si Kristo na naparito sa sanlibutan ay hindi kilala ng bayang pinili ng Diyos. Kung gayon po, paano nga tayo makikilala ng mga tao sa sanlibutan? Dahil dito ay hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nila o hindi nakilala nito. Sinabi rin ni Jesus, kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin sana ninyo ang aking ama. Gaya ng mga taong hindi nakilala, nakakilala kay Kristo, hindi nakilala ang Diyos. Hindi rin naman tayo kilala ng sanlibutan. Kung ang mga tao sa sanlibutan ay nakilala ang Amang Diyos, makikilala din naman nila tayo. Subalit, hindi lamang nila tayo hindi nakilala, kundi kinapupuotan at sinasalungat din tayo. Kaya nga doon sa Juan chapter 15, sinabi ni Jesus, kung tayo ay taga-sanlibutan, iibigin tayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo ay hindi taga-sanlibutan, kundi kayo ay pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Tayo ay nahiwalay mula sa sanlibutan, kaya kinapupuotan nila tayo dahil sa pagkakaiba natin sa kanila. Merong isang nakakaliw na kwento, merong isang nayon kung saan maraming mga unggoy ang nakatira doon. Sila ay merong tigi-isa lamang na mata. Isang araw, may isang unggoy na dalawa yung mata ang bumisita doon. Ngunit kinutya ng mga unggoy na may isang mata, yung unggoy na merong dalawang mata. Kaya ano yung ginawa niya? Kanyang dinukit yung kanyang mata. Sino ba sa kanila yung may kapansanan? Bakit kaya niya dinukit yung isa niyang mata? Tulad nito, dapat ba tayong maging gaya nila sa sanlibutan dahil sa panglalait nila sa atin? Hindi natin dapat gawin ito. Makikilala ba tayo ng sanlibutang tumakwil kay Jesus? Hindi po. Kaya nga, kinapupuotan at inuusig nila tayo. Gaano nga nakakamangha at nakakaluwalhati na kahit tayo ay itakwil ng sanlibutan, tayo ay pinili ng Diyos at siya ay nasa panig natin. Kaya sinabi ng Biblia, lumapit kayo sa Kanya, isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Isang batong buhay. Nang itinayo ang templo, ito ay naitayo sa pamagitan ng bato. Sabi po, lumapit kayo kay Jesus ng isang batong buhay. Ang batong buhay ay hindi maaring maging konektado sa patay na bato. Sinasabi ng Biblia, na tayo ay mula kay Jesus na isang batong buhay na nakakonekta sa Kanya at itinatayo bilang espiritual na bahay. Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay, bilang espiritual na templo o bahay. Nalalaman ba ninyo na walang banal na templo na nagawa mula sa kamay ng tao? Ngayon, ang espiritual na templong ito na hindi nakikita ay itinatayo. At sila ngayon, mga ligtas, ay konektado sa isa't isa sa Panginoon, tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Hindi ba't mayroong pari sa banal na templo? Pinaglilingkuran niya ang Diyos. Tayo na magkakasama ay mga espiritual na templo at bawat isa sa atin ay ang pari ng banal na templong ito. Tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo.
Huwag ninyong isipin na salita lamang ito sa Biblia. Dapat nating malaman na tayo mismo ang mga pari sa templo ng Diyos. Gaano nga nakakamangha ang maging isang pari sa templo? Doon po sa 1 Pedro chapter 2, sa verse 9, babasahin ko po ito yung tungkol doon sa pagiging pari. 1 Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. Kayo'y isang lahing pinili. Yung mga Israelita ang napiling maging bayan ng Diyos. Ngunit kanilang pinagtaksilan si Jesus. Ngayon, sinasabi dito na tayo ang piniling sambahayan ng Diyos. Patuloy pa din naman silang tinatawag na sambahayang pinili ng Diyos, subalit kanila pa rin pinagtaksilan si Kristo. Kahit na nakapanumbalik na sila sa kanilang lupain pagkatapos na sumpain sa loob ng 2,000 years dahil sa kanilang kasalanan, ay hindi pa rin sila naniniwala kay Kristo. Nung bumisita po ako doon sa Israel ng ikatlong beses, ako po ay nag-evangelize doon. Gayunpaman, sa mga Israelita, may mga naniniwala kay Jesus na sa tingin ko kung naniniwala sila kay Jesus ay naligtas sana, subalit hindi. Maraming mga tao sa paligid natin ngayon ay naniniwala kay Jesus. Naniniwala sila kay Jesus, subalit hindi sila ligtas at hindi pa na ipanganak na muli. Sinuri ko po yung Pentecostal Church at ako'y talagang nabigo. Sa kanila, maaring meron sanang naligtas, subalit ang mga Hudyong naniniwala kay Jesus ay talagang inusig. Yung Judaismo ay naniniwala sa Diyos, subalit hindi kay Jesus. Naniniwala sila dun sa lumang tipan, subalit hindi sa bagong tipan. Sinasabi nila na yung bagong tipan ay aklat ng maling pananampalataya. Iniisip nila ang mga naniniwala kay Jesus ay hangal dahil pinaniniwalaan nila na ang kasinungalingang ninakaw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus at tinago ito. At siya hindi inakyat, subalit sinasabi ng mga alagad na siya'y inakyat. Sinabi nilang siya'y bayang pinili ng Diyos, subalit tinanggihan naman nila at pinatay ang Kristo hanggang ngayon. At kanilang inuusig ang mga sumasampalataya kay Jesus, subalit bakit ipinanumbalik ng Diyos ang mga Israelita? Magandang mapag-isipan nito, bakit nga ba ipinanumbalik ng Diyos yung mga Israelita? Hindi ito dahil sa nagsisi yung mga Israelita. Sa Ezekiel chapter 36, ang bansang Israel ay nawasak. Ang lupain ay napabayaan at siya'y ikinalat sa buong mundo. Bilang resulta, ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan. Ang mga hintil na sumasamba sa ibang mga Diyos ay tumira sa lupain ng Israel at niyurakan nito at sinasabing, hindi ba ito yung lupain na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan noong una? Ang lupain ito ay naging atin. Kinuha nila yung lupain ng may mapagmataas at mapanghamak na puso. Sino mang dumaan sa lupain ay nagsasabing, nasa na kaya mga Israelitang nakatira dito, yung bayan ng Diyos? Bakit kaya naging parang basurahan na ang lupain ito? Patay na ba ang Diyos? Kung paanong nawasak ang mga Israelita ay naging basurahan ang lupain, gayon din nalapastangan ang pangalan ng Diyos. Kaya, hindi napanumbalik ang mga Israelita dahil sila ay nagsisi. Pinagtataksilan pa rin nila ang Diyos. Ang pag-uusig sa mga naligtas ay hindi ba laban sa Diyos? Sinaway sila ng Diyos. Narinig ko po doon sa Tel Aviv, matatagpuan doon yung malaking bilang ng mga homosexual sa mundo. Ito'y matatagpuan sa tabing dagat kung saan ito'y napakarangyang lungsod. Maraming mga homosexuals doon. Ibig sabihin, ito'y mas masama pa kaysa Sodoma at Gomorrah. At ayag na sinasabi ng mga Hudyo, hindi ako naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Subalit, bakit sila pinanumbalik ng Diyos at iniingatan sila upang hindi sila hamakin ng mga hintil? Sa Ezekiel chapter 36, ano yung rason kung bakit ipinanumbalik ng Diyos yung Israel? Hindi ito alang-alang sa inyo.
o sambahayan ni Israel, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na iyong nilapastangan sa mga bansa na iyong pinuntahan. Ang rason ay hindi dahil nakakaawa ang Israel o kaya naman ay nagsisi sila. Bagaman ang Israel ay nawasak, pinanumbalik sila ng Diyos upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Ito ang sigurado. Ang bansang sasalungat sa Israel ay mawawasak. Pagkatapos makalaya ng Israel, nagpasimula yung labanan doon sa Middle East. Nagkaroon ng Middle East War. Ito ay first hanggang fourth. At yung mga Muslim na bansa ay nagsasama-sama at nilusob ang Israel. Subalit, sila'y tinalo ng Israel. Pinapakita nito na ang Diyos ay buhay sa pamagitan ng Israel. Ito po'y himala, talaga pong himala. Kahit napakaliit na bansa, sila yung nagtatagumpay. Doon sa Josue chapter 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapagpatakbo ng 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Isang Israelita ay kayang labanan ng 1,000. Kung ipaglalaban sila ng Diyos, mananalo sila laban sa 10,000 upang ipakita na ang Diyos ay nasa likod ng Israel. Iniingatan ng Diyos yung Israel. Hindi dahil sila'y nagsisi o sumunod. Ako'y nagulat nang malaman ko ang tungkol dito. Kaya, kailan magsisisi yung Israel? Kailan? Sa Ezekiel 39, kapag sila'y naninirahang tiwasay sa kanilang lupain at walang tatakot sa kanila. Kailan ito? Ngayon, hindi sila payapang nabubuhay. Bumalik na sila sa kanilang bansa, subalit nagpapatuloy pa rin yung digmaan. Mayroong 55 na Muslim na bansa sa palibot ng Israel. Gusto nilang wasakin ang Israel kapag sila'y may pagkakataon. Ang mga bansang Muslim ay nagkakatipon-tipon doon sa Middle East at ang bilang nila sa buong mundo ay umaabot ng 1.5 billion. Sila'y mga kaaway ng Israel. Sa kasaysayan, patuloy silang naglalaban. Pagkatapos masakop ni Muhammad ang Israel noong 17th century, nagtayo siya ng moske sa mismong templo ng Jerusalem na nasunog. Ito yung isang dome na may kulay na gintong bubong. Ito po yung moske. Ang puwersa ng Muslim ay naroon pa rin, kaya hindi masasabing lumpos na napanumbalik ang Israel. Ang pinakamahalagang lugar ay hindi pa nila nababawi. At dahil nandun pa rin po yung moske na may gintong bubong. Subalit, bakit tutulungan ng Diyos ang Israel? Ito'y upang tuparin ang kanyang salita na sila'y bayan ng Diyos. Kailan magsisisi yung Israel? Kapag sila'y nanirahang tiwasay sa kanilang lupain at walang tatakot sa kanila. Sa panahong ito, ang kapayapaan ay itatatag sa Middle East. Ang bansang Arabo sa palibot ng Israel ay naghahanap ng pagkakataon upang wasakin ang Israel. Subalit kalaunan, yung kapayapaan ay makakamit sa Middle East. At isang halos kompletong kasunduan ng kapayapaan ay mapagpapasyahan. At kanilang tatanggalin yung moske doon at itatayo ang bagong templo. Ang templong ito ay itatayo sa pangalan ng pandaigdigang kapayapaan na hindi sa mga Israelita o Muslim man. Yung panahon kung kailan maitatayo yung templong ito, ito po ay dun sa unang tatlot kalahating taon ng 7 taong kapigatian, pagkatapos po ng panahon ng mga hintil. Isang kasunduang pangkapayapaan para doon sa 7 taon ay ilalagdaan sa unang tatlot kalahating taon o doon sa first 3.5 years. Ito'y nakatala doon sa Daniel chapter 7. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Yung 1 linggo, ilang araw po ito? 7 araw. Ibig sabihin ay 7 taon. Kapag ang 7 taong kasunduang pangkapayapaan ay nalagdaan na, lahat ng mga Hudyo ay babalik sa Israel. At sa panahon ng unang
tatlo't kalahating taon, itatayo yung ikatlong templo sa Jerusalem. Sa panahong iyon, dalawang propeta ang magpapakita at ipapangaral ang ebanghelyo sa Israel ng 1,260 days. Ito po ay 3.5 years or 3 and a half years. Sila ay magpapatutuo sa nakamamanghang gawa ni Jesus na pinatay ng Israel na siyang Mesiyas. Sa pamagitan ng pangangaral ng dalawang propetang ito, 144,000 ng mga Israelita ay maliligtas. Sa panahong iyon, wala nang hintil po yung maliligtas. Sa panahong iyon, kapag yung templo ay naitayo na at maligtas na yung 144,000 na Israelita, ang gawain ng Diyos ay matatapos na. At ang Antichrist ay uupo sa templo at magsasabi, "Ako ang Kristo, ako ang Diyos." Meron na ngayong 6 million or 8 million na mga Hudyo sa Israel. Meron din namang 6 million sa Amerika. At meron ding mga 6 million na nakakalat sa iba't ibang mga bansa. At kapag sila'y nagkatipon-tipon, sila'y magiging 20 million katao. Sa mga ito, doon sa 20 million na katao, 144,000 lamang ang maliligtas. Napakaliit na bilang. At yung nalalabi ay hindi maniniwala. Kapag yung Antichrist ay magpapakita at uupo sa templo ng Jerusalem na mag-aangking siya yung Diyos, sasabihin nila, "Eto na yung Mesiyas na hinihintay natin." Ito yung sasabihin ng mga hindi naniniwala. Sila'y sasamba sa Antichrist. Kaya nga doon sa Juan chapter 5, "Naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, iyon ang inyong tatanggapin." Sino nga ba yung ibang ito? Siya yung Antichrist. Ang salitang ito ay magkakatotoo. Yung puot ng Diyos ay darating muli. Dahil sa pagtanggi ng Israel kay Kristo, 1.1 milyon na Hudyo ang pinatay ng mga Romano at yung nalabi ay kinalat sa buong mundo. At sila ay nagdusa sa buong mundo sa loob ng 2,000 years. Binigyan sila ng Diyos ng isa pang pagkakataong magsisi. At 144,000 sa kanila ay maliligtas at ang nalabi ay maglilingkod kay Antichrist. Ang puot ng Diyos ay ihahayag sa kanila at ito na ang magiging huli. Wala nang pagkakataon. Yung puot at kahatulan ng Diyos, ito ay ibubuhos hindi lamang sa Israel, kundi sa mga taong walang pagsisisi sa mundong ito. Kaya sa 7 taong kapigatian, sa huling 3/4 taon, yung mga Israelitang hindi nagsisi, kundi mga naglingkod kay Antichrist at yung mga hintil na tumanggap ng 666 mark at bumini at nagbibili at naglilingkod kay Antichrist sa buong mundo ay hahatulan. At yung sinumang ayaw tumanggap ng 666 mark ay isang taong sumisira sa pandaigdigang pangkapayapaan, kaya kakilakilabot siyang papatayin. Ipinaiintulot ng Diyos na mamuno si Antichrist ng may kalupitan. Lahat ng mga nilalang sa dagat ay mamamatay, lahat ng puno ay mamamatay. Mawawala ng tubig at pagkain, kaya sila ay mamamatay sa gutom at sakit. At magkakaroon ng lindol sa buong mundo at lahat ng matataas na gusali ay babagsak. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng ito. Yung buong mundo ay nakatakda sa apoy. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 6 hanggang 7, sinasabi rito na sa pamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Susunugin niya ang buong mundo sa apoy.
magkakaroon ng huling nuclear war. Oo, ang panahong ito ay napakalapit na. Magkakaroon na lamang ng pagkakataong maligtas yung 144,000 na Israelita. Ngayon yung panahon ng mga Hintil, ito ay halos patapos na. Doon sa Roma, chapter 11, verse 25, upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid. Nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga Hintil. Kapag ang panahon ng mga Hintil ay naisakatuparan na, ang kaligtasan ng mga Hintil ay matatapos na. Pagkatapos nito, kapag ang 144,000 na mga Israelita ay matataka na, wala ng Hintil ang maliligtas. 144,000 lamang na mga Hudyo ang maliligtas. Oo, tayo ang mga huling taong nabubuhay na sa katapusan ng panahon bago matapos ang panahon ng mga Hintil. Dapat ninyong malaman ito. Nakakamangha na tayo'y naligtas sa mga huling araw. Alam na natin ang mangyayari kalaunan, tama po ba? Hindi ba ninyo ito pinaniniwalaan? Sinasabi ni Jesus o sinabi ni Jesus doon sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang langit ay nakita natin sa ngayon. O nakikita natin, ito ay maglalaho. Sinabi rin sa Apocalypse 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay nawala na. Yung bagong langit at ang bagong lupa ay darating. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin na yung salitang ito ay ang lahat ng mga bagay ay maisasakatuparan. Hindi ibig sabihin ito na walang anumang mangyayari, kundi ang lahat ng mga salita ay maisasakatuparan. Wala sa mga salita ng Diyos ang mahuhulog lang sa lupa, kundi ito ay ganap na maisasakatuparan. Tayo yung mga nabubuhay sa huling araw, lalo na't ang bawat salita ng Diyos ay naisasakatuparan na. Nakamamanghang bagay na naligtas tayo sa katapusan ng panahon. Kung gayon, paano dapat tayo mamuhay bilang ligtas na mga tao na nakatanggap ng kamanghamanghang biyaya? Pwede pa tayong mamuhay tulad ng mga taong napahamak o mapapahamak? Isipin po natin ito. Sa panahon ni Noe, ang mga tao sa mundo ay namatay sa pamamagitan ng baha. Lahat ng mga tao at hayop na humihinga ay namatay. Ngunit ang mga taong nasa loob ng daong ay palutang-lutang sa tubig sa loob ng 150 araw. Ano ang pagkakaiba ng mga taong nalunod sa tubig at yung mga taong lumutang sa ibabaw ng tubig? Nang hinatulan ng Diyos ang mundo ng tubig, ang daong ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Ang daong ay imahe ng church. At ang 8 taong nasa loob ng daong ay kumakatawan sa mga Israelita at ang maraming mga hayop na tinawag ng Diyos ay kumakatawan sa mga Hintil. Nang si Kristo ay nakakita ng pangitain, o nang si Pedro ay nakakita ng pangitain, isang malapad na kumot ay bumaba mula sa langit. May mga hayop na may 4 na paa sa lupa at mga hayop na marumi at doon ay maulap. Sinabi ng Diyos, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Siya ay nagulat at kanyang sinabi, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumalduman." At sinabi ng Diyos, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi." Yung pangitain ito ay ipinakita sa kanya ng 3 ulit at ang malapad na kumot ay muling umakyat sa langit. Nang kanyang inisip ang kaulugang ito, imbiglang may kumatok. "Nandiyan ba si Pedro?" "Oo, ako si Pedro. Ipinagutos ng aming senturyon na dalhin ka sa kanya." Sumunod siya sa kanya. Kaya na-evangelize ang isang Hintil sa unang pagkakataon. Si Cornelio at ang kanyang pamilya, kamag-anak at kapitbahay ay naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ni Pedro. Naunawaan ni Pedro na ang mga maruruming hayop sa loob ng malapad na kumot ay kumakatawan sa mga Hintil. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi.
Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. Ang lahat ay maaring maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos nang walang pagtatangi sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Gayunpaman, iniisip ng mga Hudyo noon na hindi sila pwedeng mag-evangelize sa mga Hintil ng mga panahong iyon. Bagamat sinabi na ni Jesus na ang Ebanghelyo ay kailangang maipangaral sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa. Ito'y sa lahat ng mga Hintil sa mundo. Akala nila'y bawal silang mag-evangelize, kaya iniisip nila na kung kakain silang kasama nila, maaari silang maging marumi. Talagang tinulungan sila ng Diyos na maunawaan ito. Kaya nga, nung ang daong ay gawa na, tinawag ng Diyos ang lahat ng pares ng bawat hayop. Kaya maaari nating maunawaan na ang mga hayop na naligtas mula sa baha ay nagpapakita na ang mga Hintil sa sanlibutan ay maaring maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Pwede natin itong maunawaan ng ganito. Gayunpaman, tayo ay naligtas sa mga huling araw at tayo ay lumutang-lutang sa mundo tulad ni Noe, ang kanyang pamilya at ang hayop na nasa loob ng daong. Mayroong buhay dito. Ibig sabihin nito, tayo ay mga taong inihiwalay mula sa sanlibutan. Alam niyo po ba ito? Bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Ginawa niya ba ito para ihiwalay tayo mula sa mga taong mapapahamak? Bagamat ang ating katawan ay nasa ibabaw ng lupa, gayunman tayo ay mga taong kabilang sa langit. Kahit na tayo ay nabubuhay pa sa sanlibutan na puno ng mga makasalanan, ngunit tayo ay mga banal na bayan ng Diyos. Tayo yung mga anak ng Diyos. Dapat nating ipagmalaki na tayo yung mga anak ng Diyos. Kung gayon, paano dapat tayo mamuhay? Tayo ang mga taong inihiwalay. Niligtas tayo ng Diyos upang mamuhay ng may kabanalan bilang banal na bayan ng Diyos. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos ay hindi para mamuhay ng makamundo. Paano magagawang mamuhay ng mga ligtas ng makamundo? Posible ba iyon? Maari bang ang mga taong ipinanganak sa maharlikang pamilya ay mamuhay tulad ng mga sanggano? Sinabi ng Biblia, kayo ay templo ng Diyos. At sa kaparehong bagay ay sinabi rin ng Biblia na hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamagitan ni Yesu Kristo. Banal na pagkapare. Doon sa verse 9, ngunit kayo isang laing pinili, isang maharlikang pagkapare, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilas na liwanag. Ang Israel ay piniling bayan ng Diyos mula dito sa mundo, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang talatang ito ay kumakatawan sa mga Israelita kapag babasahin natin ito ngayon. Kundi, yung isang lahing pinili kay Jesucristo ay ang mga born-again Christians. Kayo isang lahing pinili. Ang mga Israelita ay pinili mula sa mundo, ngunit ang mga taong ligtas ay ang mga pinili sa langit. Ang ipinagkaloob sa mga Israelita ay lupain ng Kanaan sa Israel. Ngunit ang ipinagkaloob sa mga born-again Christians ay ang bagong langit at lupa, ang walang hanggang langit. Kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. Ano yung kahulugan ng maharlikang pagkapari? Ang pagiging hari ay isang kaluwalhatian. Hindi ba ito isang kaluwalhatian? Si Jesus ang hari ng mga hari at tayo yung maliliit na hari na nasa ilalim niya. Hindi lahat ay naitatalaga sa posisyon ng pagiging hari. Tanging ang mga inapo ni Aran ang naging mga pari mula sa mga Levita. Ang lipi ng Levita ay pinaghiwalay sa 12 lipi upang maglingkod sa Diyos. Ang lipi ng Levita ay dapat magtrabaho sa templo upang maglingkod. At pagkatapos, ang inapo ni Aran lamang ang maaaring maging pari sa kanila. Kaya hindi lahat ay maaaring maging pari. Gayunpaman, ang naligtas na Kristiyano na naligtas sa ating panahon ay isang banal na pagkapari. Ito ay maluwalhating gawain. Tayo ay isang maharlikang pagkapari.
banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin nito, ikaw ngayon ay isang maharlikang pagkapari. Ang ibig sabihin nito ay kailangang gampanan ang gawain ng pagiging pari. Ang hari ay isang malwalhating posisyon. Ano ang hari? Ang hari ay siyang namamahala. Kung yung hari ay nag-utos, ang mga tao ay susunod. Kailangan nating pamunuan ang ating isipan at ang ating buhay sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ang nagmamay-ari ng aking puso. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa Chinese character ay Master. Si Jesus ang Panginoon at hari sa aking puso. Ang Panginoong Diyos ay ang hari ng mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, ang ating hari ay si Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sinasabi doon sa 1 Pedro chapter 3 verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Si Kristo ang Panginoon sa aking isipan. Namumuno, hindi na ako yung nabubuhay, kundi si Kristo yung nabubuhay sa akin. Sa akin, ang Panginoon ang namumuno sa aking isipan, sa buong buhay ko. Kaya yung maharlikang pagkapari, ito ay isang malwalhating posisyon at kinokontrol niya ang lahat ng bagay at dinadala sa ilalim ni Kristo. Ano ang gagawin mo? Pari ba tayo na namumuhay sa paraang gusto natin? Tayo ay inihiwalay na. Opo, tayo ay inihiwalay na mga tao upang maglingkod sa Diyos. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Moises sa paraon nang siya ay nagtungo doon sa Ehipto? Kanyang sinabi, ang mga Israelita na alipin dito ay bayan ni Jehovah. Hayaan mo silang maglingkod sa Panginoon. Hindi niya sinabing palayain mo ang mga taong ito upang mamuhay sila ng matiwasay ngayon. Kundi ang kanyang sinabi ay hayaan mo ang mga taong ito na maglingkod sa Diyos. Paano mangyayari na ang tao o ang bayan ni Jehovah ay maglilingkod sa lugar na ito? Hayaan mo ang taong ito na maglingkod sa Diyos. Tama po ba? Ano ba yung layunin ng pagliligtas sa atin? Ang katotohanan na tayo ay niligtas niya ay ginawang pari, ibig sabihin ay upang maglingkod sa Diyos. Maharlikang pagkapari. Ito ay isang malwalhating katayuan. Kinakailangan natin na ang ating puso at ang ating buhay ay sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ang hari ng mga hari na namumuno sa aking puso, sa aking buhay, pinamumunuan niya ang lahat ng bagay. Dapat nating malaman na yung Panginoon ang namamahala ng ating puso at buhay. Kung yung Panginoon ay magiging Panginoon ng ating puso, yung ating puso at buhay ay magiging banal. Yung salitang banal ay tumutukoy sa pagkakaiba mula sa mga maruruming bagay. Ito po yung pagkakahiwalay o yung paghiwalay. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Yung salitang mga banal ay mga taong banal, banal na grupo. Yung ating mga brothers at sisters na nakaupo ngayon dito ay ang iglesia ng Diyos, isang banal na grupo na inihiwalay mula sa mundo. Bawat isa sa atin ay banal na pari. Hindi ba nakakamangha po ito? Totoo po ito, pari lang ba tayo sa pangalan? Hindi po. Tayo yung tunay na mga pari. Isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Kahit na nabubuhay tayo sa sinumpang lupa, sa mundong puno ng kasalanan, ngunit tayo ay isang bansang banal. Tayo yung mga taong pinili ng Diyos.
Huwag ninyo po itong kalimutan. Gaano kahalaga na tayo ay mahiwalay sa mundo habang nabubuhay dito? Yung mabuhay bilang isang anak ng Diyos sa marahas na mundong ito ay hindi makakaya sa pamagitan ng sariling katapangan at kakayahan. Ngunit ito'y tanging sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito yung nararapat. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto, mga mangalunya, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. At sinasabi rin po sa Awit chapter 14 verse 2, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos, silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Itong talatang ito ay nagpapatungkol nung itinayo yung tore ng Babel. Ito yung pagkatapos ng pagbaha. Nang makita ng Diyos ang mundo, walang sino mang humahanap sa Diyos at ang lahat ay naging masama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti at gumagawa lamang ng masasama. Tayo rin ay nabubuhay sa ganitong panahon. Hindi ba tayo yung mga taong nakatakdang mapunta ng impyerno at mapahamak magpakailanman, ngunit nilinis ng Diyos yung ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Jesus? At nilinis tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ngayon ay mga taong inihiwalay. At tayo yung mga paring banal na nag-aalay ng espiritual na handog at ito ay malugod na tinatanggap ng Diyos. Nararamdaman ninyo po ba ito? Ito po ay totoo. Huwag ninyo po itong kakalimutan. Ngayon po ay hiniwalay na tayo. Tayo yung mga paring banal na nag-aalay ng espiritual na handog. At malugod itong tinatanggap ng Diyos. Opo, tinatanggap ito ng Diyos. Huwag niyo po itong kakalimutan. Tingnan natin sa Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61 verse 6. Isaiah chapter 61 verse 6, ngunit kayo'y tatawaging mga pari ng Panginoon, tatawaging kayo ng mga tao bilang mga tagapaglingkod ng ating Diyos. Kayo'y kakain ng kayamanan ng mga bansa at sa kanilang kalwalatian ay magmamapuri kayo. Tingnan ninyo po, kayo'y tatawaging mga pari ng Panginoon. Yung mga ina po ni Aaron mula sa lipi ni Levi ay hindi yung mga pari. Sila yung mga paring pumatay kay Jesus. Kaya hindi na sila yung mga pari. Ngayon, tayo na mga naligtas ay yung mga pari ng Panginoong Diyos. Kayo'y tatawaging mga pari ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo yung magiging bagong itinalagang mga pari. Tatawagin kayo ng mga tao bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. Mga pari at mga tagapaglingkod, pareho yung ibig sabihin nito. Sa katotohanan, sila yung mga tagapaglingkod ng Diyos. Sinabi ni Jesus doon sa Lucas chapter 22, sapagkat alin ang higit na dakila? Ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Siyang nakaupo sa hapag ay kumakain ay higit na dakila. Siyang nakatayo ay naglilingkod ay alipin. Tama po? Sa Lucas chapter 17, meron doong isang lingkod na nag-aararo at nagpapakain ng mga tupa. Siya ay nagtatrabaho sa bukid buong araw at umuwi pagkatapos
Pagkatapos, pakainin yung mga tupa ng kanyang Panginoon. Nang siya ay nakauwi, habang nakaupo siya, ay sinabi ng kanyang Panginoon, ipaghanda mo ako ng hapunan, magpigkis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom, pagkatapos ay kumain ka at uminom. Siya ay nagdusa at naghirap sa labas buong araw. Pinakain yung mga tupa at nagararo, siya ay pagod at gutom. Ngunit nang siya ay bumalik, iniisip niyang sasabihin sa kanya ng Panginoon niya sa kanya, "Uy, magaling ang ginawa mo ngayong araw. Pwede ka nang maligo, kumain at magpahinga." Ngunit ano yung sinabi ng Panginoon niya? "Paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom, pagkatapos ay kumain ka at uminom." Kung gayon, nagreklamo ba yung lingkod? Nagreklamo ba siya na sinabing, "Hoy, ikaw na Panginoon ko, masyado kang malupit at masama. Alam mo bang kung gaano katigas yung ulo ng mga tupa ngayon? Merong tupa na mainit yung ulo. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-araro sa bukid ngayon? Pawis sa buong araw, uhaw at gutom, pero di mo kami binibigyan ng pagkain. Sabi mo, paglilingkuran ka muna. Masyado kang malupit at masama." Sinabi niya ba ito? Hindi po. Hindi po ito yung kanyang sinabi. Ano yung sinabi ng lingkod? "Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo, inyong sabihin kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan." Trabaho ba ng Panginoon na pumunta sa labas para magpastol ng tupa at mag-araro ng bukid? Yung tungkulin ng lingkod ay yung pangasiwaan ng pag-aari ng kanyang Panginoon. Yung alipin ay naglilingkod sa kanyang Panginoon. Iyon ay mahalaga. Ngunit higit na mahalaga para dito sa isang lingkod na umuwi at direktang maglingkod sa kanyang Panginoon. Mangaral man tayo ng ebanghelyo, maglingkod sa iglesia o magtrabaho ng maigi, lahat ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Iyon ay mahalaga. Ngunit mahalaga rin na bumalik yung lingkod at paglingkuran yung kanyang Panginoon. Nasaan yung ating Panginoon? Yung ating Panginoon ay nasa atin. Sinasabi ng Biblia na si Kristo ang Panginoon ng aking puso. "Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko?" Gamit yung bibig, sinasabing Panginoon, Panginoon. Pinaglilingkuran natin ang Panginoon gamit ang pinakamahalagang bagay sa ating puso. Ginawa natin yung gawain ng Panginoon sa labas habang pinaglilingkuran yung Panginoon sa loob ng ating puso. Yung ibang tao ay nagbibigay ng mga offering, nag-evangelize, nag-volunteer, gumagawa ng mabuti. Ngunit hindi niya pinangahawakan yung Panginoon bilang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso. Kung gayon, anong mali sa kanya? Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Mahalagang isaalang-alang natin yung Panginoon na banal at iwalay yung ating sarili bilang banal upang paglingkuran yung ating Panginoon. Kung hindi, tayo ay gagawa at magrereklamo. "O aking Panginoon, ginawa ko na ito ha, bakit hindi mo ako tinutulungan at pinagpapatuloy mo pa rin ako sa mga paggawa? Hindi ko na kaya. Tama na po ito." Hindi. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo, inyong sasabihin kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Tayo yung mga lingkod ng Diyos. Si Jesus ay kapantay ng Diyos, ngunit tinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Sa loob ng 33 years, simula nang dumating si Jesus sa mundong ito, siya ay nag-anyong alipin. Siya nakapantay ng Diyos na tagapaglikha. Dumating siya upang paglingkuran yung mga makasalanan. Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Sinasabi ng Biblia na magkaroon kayo ng pusong gaya ng Panginoon na mapagkumbaba bilang alipin. Yung Panginoon ay naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan.
Yung isang alipin ay walang kondisyong sumusunod sa kanyang Panginoon. Kinawa ito ni Jesus. Hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga alagad na nakapatong sa yung maruming paa nila sa kanyang tuhod. Binuhusan niya ng tubig yung palanggana. Binigkisan ng tuwalya ang kanyang baywang. Iyon po yung ginagawa ng alipin. Ginawa ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung ako nga na Panginoon at Guru naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Yung puso ng ilang mga tao ay nagmamalaki dahil may mataas na silang posisyon sa church. Nagpapanggap silang banal, mataas, nagre-reklamo at nagmamataas. Pakiusap, kung ganun ay huwag na lang kayong maglingkod sa church. Sinong nagsabi sa inyo na maging mataas? Tayo ay mga alipin. Anong mga reklamo meron ka? Tayo yung mga pari ng Diyos at mga lingkod ng Diyos. Yung buhay natin matapos maligtas. Yan yung buhay natin, lalo na sa buhay pamilya. Kahit sa bahay, dapat ninyong paglingkuran ang inyong asawang lalaki. Ibigin ang inyong asawang babae at gawin yung lahat para sa kapangalan ng inyong mga anak na may pusong naglilingkod sa Panginoon. At sa trabaho, alam ninyo ba na yung tapat na gawin, yung inuutos sa inyo ng boss ninyo, kahit magkano pa yung sahod, ay ito ay yung paglilingkod sa Diyos. Kung ako ay nagmamaktol at nagre-reklamo habang nagtatrabaho, sinasabi ng Biblia na ito ay hindi tama. Kahit sa church, tayo yung mga paring naglilingkod sa Panginoon. Yung mga pari ay naglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin sandali po. Doon po sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 23 at 24. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Colossians chapter 3 verse 23 at 24. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Tingnan natin, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Naunawaan niyo po ba yung mga salitang ito? Sa tahanan, igalang ninyo ang inyong mga asawang lalaki at mahalin ang inyong asawang babae. Sinasabi ng Biblia na dapat nating alagaan ang mahalagang anak na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa halip na sigawan at paluin ang inyong mga anak, ay dapat ninyo silang palakihin ng maayos at italaga sa Diyos. Sa buhay-trabaho, ang trabaho ito ay ibinigay sa inyo ng Diyos. Bilang Kristiyano, dapat kong ipakita sa mga tao na ako ay anak ng Diyos, na ako ay Kristiyano sa pamagitan ng aking matuwid na buhay. Sa panahong iyon, yung aking mga katrabaho ay sasabihin, oh, kakaiba ang taong ito, siya ay kakaiba. Ang taong ito ay tunay na Kristiyano. Bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Sa parang ito, may evangelize ninyo yung inyong mga katrabaho. Sa trabaho, kung kayo ay hindi nagseseryoso sa trabaho at pumupunta sa bar kasama ng inyong mga trabaho at umiinom ng magkakasama, sinasabi ng iyong mga katrabaho sa kanilang sarili, Kristiyano ka pa talaga? Hindi ka tunay? Huwag ka. Kapag walang akong pagpipilian kundi ang umupo sa upuang ito at ang baso ay napunta sa akin, ako ay kakain lamang ng merienda at ng mani. Tapos tatanungin nila, bakit hindi ka umiinom? Sabihin ko, umiinom ako ng gamot eh. Anong gamot yung iniinom mo? Umiinom ako ng lumang gamot at ng bagong gamot. Ah, ikaw ay Kristiyano. Kung ito man, naisipin ng iyong mga katrabaho, hindi. Sinasabi ng inyong mga katrabaho sa kanilang sarili, oo, ang taong ito ay tunay. Alam ba ninyo,
Ito ay tinatanggap nila. At sa susunod na ibahagi ko ang salita sa aking mga katrabaho, ito ay nais nilang malaman sa pamagitan ng pagpunta sa Bible Seminar. Sinasabi nila sa kanilang sarili, maaari ba akong magkaroon ng ganyang pananampalataya? Sa opinyon ng aking katrabaho, sinabi niya, hindi ko kaya maging ganyang klase ng tao kahit subukan ko pa. Ngunit, kaya ng taong iyon. Dapat nating ipakita na tayo yung Kristiyano sa lahat ng pagkakataon na mayroong buong pagmamalaki. Kung ako ay nagpapanggap na hindi naniniwala kahit sa pagkain, kapag pumupunta sa restaurant at hindi nananalangin, salamat lang yung sinasabi, eh kayo ba ay nahihiyang manalangin? Dapat pong manalangin ng may katapangan. Tignan ninyo, ako ay nananalangin. Kayo ay hindi nagpapasalamat kahit na kayo ay kumakain ng pagkain na ibinigay ng Diyos. Ang ibang tao ay binibitbit yung kanilang Biblia na nakabalot sa dyaryo at sinasabi ng isang tao, saan ka pupunta? Doon ako pupunta. Eh bakit? Ano yan tinatago mo? Kapag ako ay bumabiyahe, ako ay talagang nagagalak kapag mayroong akong nakikitang nagbabasa ng Biblia na may katapangan. Yung kanilang Biblia ay nakabukas sa tren o sa eroplano man. Nais kong malaman kung sino yung tao ngayon. Saan tayo makakakita ng higit na mga dakilang salita na higit sa Biblia? Binubuksan natin ang Biblia at tumatayong mataas. Kailangan kayong malaman na kayo ay Kristiyano. Na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang kantimpalang mana. Hindi na, kahit na hindi ako maparangalan sa kung ano yung aking nagawa sa mundong ito, alam ko na yung Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa mga bagay na ito. Pagrereklamo, pinapagawa mo ba ako ng maraming trabaho at sinasakuran ng kaunti? Hindi tayo maaring magpanggap na nagtatrabaho. Maliit man o malaki, dapat kayong gumawa katulad ng gumagawa sa Panginoon. Huwag ninyong kalimutan na tayo ay mga taong naglilingkod sa Panginoon sa kahit anong kalagayan. Ano po sa tingin ninyo? Tama po, kayo din sa loob ng iglesia. Kung ang mga kapatid man ay nangangaral o taong naglilingkod sa isang gawain o siya ay naglilinis ng CR o kung siya ay gumagawa ng mabuti sa kusina, ako ay taong naglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoon ay ituturing itong napakahalaga. Paano naging hari si David ng Israel? Paano ninyo matapat na naingatan? Paano niya natapat na naingatan yung kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama? Siya yung pinakabata sa walong magkakapatid at yung bunso, yung siyang gumagawa ng pinakamabigat na gawain. Ngunit ginawa pa rin niya yung trabaho niya. Sa tuwing siya ay nag-aalaga ng tupa, yung leon at oso ay sinusubukang kunin yung mga batang tupa. Siya ba ay tumatakas at natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hinahabol niya ito at hinuhuli at kanyang kinukuha yung tupa mula sa ngipin ng leon. Isipin ninyo, paano niya ito nagawa? Sinasabi na sa tuwing sinusubukan niyang kunin ng tupa ay hinahawakan niya ito at nakikipaglaban sa leon. Kapag dinaluhang ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Si Samson lang ba yung gumawa nito? Yung batang si David ay gumawa rin ito kaya nakaya niyang tumayo sa harapan ni Goliath. Sa harapan ni Goliath na tulad ng isang halimaw. Bakit hinayaan ninyong tuyain ang Diyos ng ganitong tao? Ang lahat ay nanginig kaya't si David ay nagalit. Ako ang pupunta. Ako. Siya ay kumuha ng limang bato. Bakit nga po ba lima? Ang isa ay sapat na dahil ang Diyos ay kasama niya. Si Goliath ay mayroon pong apat na nakababatang kapatid. Kaya tigi isang bato po sa bawat isa. Lima. Ito ay kaparehong tirador at itinapon niya ito na may hawak na tungkod. Nakita ni Goliath ang isang bata na lumalabas. O sanggol, bakit ka lumalabas?
Uy, ako ay nandito upang makipaglaban sa iyo. Ah, matapang ang batang ito. Ngayon ay ibubuwal kita at gagawin kitang pagkain ng mga ibon sa himpapawid. Ito yung sinabi ni David. Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Kinuha niya yung bato at tirador. Si Goliath ay nagtaka kung ano yung kanyang ginagawa at bigla niya itong binato. At si Goliath ay bumagsak nang bumaon ito sa kanyang noo. Kahit na siya ay isang higante, paano niyang nakayanan na yung batong itinirador ay bumaon sa kanyang noo? Si David ay walang sandata sa kanyang kamay. Siya ay tumakbo, kinuha yung tabak ni Goliath at pinugot ang ulo. Ang Diyos ang gumawa nito. Napatay ba ni David si Goliath dahil sa meron siyang magaling na kasanayan? Hindi po. Ang Israel ay mayroong malaking pagtatagumpay ng araw na iyon dahil si Goliath ay napatumba at ginawa nilang hari si David ng Israel. Si David ay ang anino ni Jesus. Siya ay si Jesus na dudurog sa ulo ni Satanas. Alam ba ninyo ito? Katulad nito, ang Diyos ay kasama natin tuwing tayo ay nagtitiwala sa Diyos at lumalakad ng may katapangan. Gayunpaman, ang gawain ng pagkapari ay napakahalagang ministeryo. Mga kapatid, huwag niyo itong hamakin. Tayo yung mga pari ng Diyos. Tayo ang mga taong naglilingkod sa Diyos sa ating buong buhay, hindi lamang sa salita, kundi maging sa ating buhay. Tignan po natin sa Unang Samuel chapter 2. Sa Unang Samuel chapter 2, sa lumang tipan po, Samuel, ikalawang Samuel, Unang Samuel, sorry po, Unang Samuel chapter 2, page 405, tingnan po natin. Sa Unang Samuel chapter 2, verse 12, ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon o sa mga katungkulan ng mga pari sa mga taong bayan. Kapag ang sino may naghahandog ng alay, lumalapit ang lingkod ng pari habang ang laman ay pinakukuluan na may hawak sa kamay ng pang-ipit na may tatlong pantusok. Ilalagay niya ito sa kawali o sa kawa o sa kaldero o sa palayok at lahat ng mahango ng pantusok ay kukunin ng pari para sa kanyang sarili. Gayon ang ginagawa nila sa Shilo sa lahat ng mga Israelitang nagpupunta roon. Bukod dito, bago nila sunugin ng taba, lalapit ang lingkod ng pari at sasabihin sa lalaking naghahandog, bigyan mo ko ng maihihaw na laman ang pari sapagkat hindi siya tatanggap mula sa iyo ng lutong laman kundi hilaw. Kung sasabihin ng lalaki sa kanya, susunugin muna nila ang taba at saka kakukuha ng gusto mo, ay sasabihin nilang hindi, dapat mong ibigay na ngayon at kung hindi ay kukunin ko ng sapilitan. Kaya't ang kasalanan ng mga kabataang iyon ay napakalaki sa harapan ng Panginoon sapagkat winalang kabuluhan ng mga tao ang handog ng Panginoon. Alam ninyo ang tungkol sa kwentong ito? Ang dalawang anak ni Eli na pari ng Israel is si Hophni at si Phinehas. Sinabi na sila ay mga lapastangan. Sila ay umuupo bilang mga pari at kung ang mga tao ay lumalapit na may mga tupa at kambing upang ibigay na handog sa Diyos, ito ay inihahandog nila sa iba't ibang paraan kagaya ng pagpapakulo o pagsusunog. Ngunit yung dalawang anak na ito ay naguutos sa lingkod at sinasabi, hindi, dapat mong ibigay na hilaw bago mo pakuluan o sunugin at aking kakainin. Kinukuha nila ito gamit yung pang-ipit na may tatlong pantusok. Hindi dapat muna itong ihandog sa Diyos. Yun yung sinasabi nila. Kunin mo ito pagkatapos na masunog o pakuluan para ihandog sa Diyos. Paano mo ito kukunin bago ihandog sa Diyos? At kanilang sasabihin, hindi, dapat mong ibigay na ngayon at kung hindi ay kukunin ko ng sapilitan.
Ganito yung inuutos ng mga pari, kaya nga sapagkat winalang kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Kaya't alam ninyo kung anong nangyari, tama ba? Pagkatapos nito, si Hophni at si Phinehas, kinuha sa kanila yung kabanantipan ng Diyos habang nakikipaglaban sa mga Filisteo dahil sila ay yung mga pari. Kahit ang Diyos ay iniwan na sila, kaya't ang kabanantipan ay nanakaw. At ng araw na iyon, si Hophni at si Phinehas ay napatay. Ang ama na si Eli ay narinig ang balita na buwal siya patalikod at nabalian ng leeg at namatay. At namatay yung asawang babae habang nanganganak. Ngayon, napahamak ka rin. Kapag ginawa mo yung gayon, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hindi natin dapat kinukuha yung mga bagay na dapat munang ibigay sa Diyos. Mga kapatid, tayo ay mga pare, dapat tayong magkaroon ng kaisipan na ang mga pinakamabuting bagay ay dapat na ibigay muna sa Diyos. Hindi dapat tayong maging pare na napupuot sa Diyos na kinukuha sa Kanya ang mabubuting bagay. Tignan po natin sa Malakias chapter 1. Ito yung pinakahuling bahagi ng Lumang Tipan, Malakias chapter 1 verse 6. Malakias chapter 1 verse 6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang mga utusan ng kanilang amo. Kung ako ay isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan. Inyong sinasabi, paano namin ninahamak ang inyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. At inyong sinasabi, paano ba namin nilalapastangan sa inyong sinasabi ang hapag ng Panginoon ay hamak? Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang pilay o bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador, masisihan kaya siya sa iyo at papakitaan kanya ng kabutihan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Masisihan kaya siya sa iyo o pakikitaan kanya ng kabutihan? Ito yung sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung titingnan po ninyo yung verse na ito, itong si Propetang Malakias ay siyang huling propeta sa Israel 400 taon bago ang pagdating ni Jesus. Gaano nga ba kasama ang mga Israelita? Sinabi dito na yung mga Israelita ay mga pari na humahamak sa pangalan ng Diyos. E ginagalang ng anak ang kanyang ama at ang mga utusan ng kanilang amo. Kung ako nga ang isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako ay amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan. Kahit na mga pari, nagdadala sila ng handog sa Diyos na maruruming pagkain ng bulag, pilay at mga may sakit. At sila ay kumakain ng mga bagay na mabubuti. Subalit inihahandog nila yung mga pagkain may dungis. Subukan ninyong ihandog yan sa inyong gobernador. Tatanggapin niya kaya iyon? Gayunman, gayong mga bagay ang inihahandog ninyo sa Diyos upang hindi sila maghandog ng maruming mga bagay. O meron sana sa inyong magsara ng mga pinto, hindi ko kayo kinalulugdan. At hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay. Subalit sinabi nila, O Diyos, mahabag ka sa amin. Pagpalain mo kami. Seryoso ba ito? Ito yung sinabi nila. Hinahamak ng mamahari ang Diyos, subalit ngayon ay humihingi sila ng biyaya? Mga kapatid, ano po ang tingin ninyo sa bagay na ito? Tunay na sila ay mga pari, subalit mga pari na umahamak sa Diyos. Kinakain nila yung lahat ng mabubuting bagay at naghahandog sa Diyos ng iilan lamang. At ipinagmamalaki pa nila ito. At sa pamagitan ng mga labi ay sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila,
kung ako nga'y isang ama na sanang karangalang nararapat sa akin. Tinatawag nilang ama ang Diyos, ngunit nasaan yung paggalang na para sa akin? Huwag na kayo magdalang muli ng gayong handog. Meron kaya sa inyo ang tatanggap niyon? Mga kapatid, dapat tayong mag-ingat na baka maging pari tayo na humahamak sa Diyos. Ang Diyos ay nararapat paghandugan ng lahat ng ating mabubuting bagay. Tayo ay mga pari at Diyos ang siyang nagbigay ng kanyang tanging anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Habang sinasabi natin ito, sa realidad, pag-isipan natin kung hindi nga ba tayo nabubuhay ng mga paghamak sa pangalan ng Diyos. Ngayon, hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, kundi ginawa rin niya tayong kanyang mga pari. Kaya nga doon sa unang Samuel chapter 2 verse 30, ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Kung iginagalang natin ng Diyos at pinaglilingkuran ng Diyos, mahahalagahan tayo ng Diyos at pagpapalain niya tayo. Kung hahamakin naman natin ang pangalan ng Diyos, hahamakin na rin tayo ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na dapat tayong maging banal na mga pari na maghahandog ng espiritual na alay na kalugod-lugod sa Diyos. Huwag ninyong tularan ang mga sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang buhay na ipinamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay isang buhay na handog at espiritual na pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Ito ay espiritual na handog na kalugod-lugod sa Diyos. Mga pari tayo. Tayo po'y mga pari. Alam po ba ninyo ito? Tayo yung mga taong iniwalay upang maglingkod sa Diyos. At tayo ay pinili upang maging mga pari ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na mga Israelita ay pinalaya mula sa Ehipto upang maglingkod sa Diyos. Nakalabas nga ba sila sa Ehipto at pinaglingkuran ng Diyos? Dumaan sila dun sa dagat na pula gaya ng sa tuyong lupa. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pinatnubayan sila sa pamagitan ng haliging apoy o haligang ulap sa umaga at haliging apoy naman sa gabi. Pinakain sila ng Diyos ng mana araw-araw at pinainom ng tubig mula sa bato. Gayon man ang Israelita ay madalas lumaban at magreklamo sa Diyos. Pinagsikapan din nilang patayin si Moises at sumigaw, "Bumalik na lamang tayo sa Ehipto." Sila ba ang bayan ng Diyos? Kaya pinatay silang lahat ng Diyos. Silang 20 taong gulang pataas na lumabas mula sa Ehipto. Silang mga 20 taong gulang na may kakayahang lumaban sa digmaan. Sila'y 600,000 na pinatay sa ilang. Tanging 2 lalaki lamang ang nakapasok, sina Josue at Caleb. At silang mga ipinanganak sa ilang na mga batang kasamang lumabas sa Ehipto na walang gaanong pagkaalam sa Ehipto, sila yung mga batang nakapasok sa lupain ng Kanaan. Anong ibig sabihin nito? Ang ating mga puso ay dapat na mabago. Silang mga sumusunod sa salita ng Diyos na may katapatan gaya ng mga bata sa ating panloob na pagkatao ang siyang magiging matagumpay at ang Diyos ay kikilos sa kanila. Well, tayo po yung mga pari na nag-aalay ng mga espiritual na handog na kasiyasaya sa Diyos. Alam niyo po ba ito? Natatakot po ako sa aking sasabihin. Kaya doon sa ikalawang Korinto, chapter 7, verse 1, sinabi, "Ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos." Na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sinasabi ng Biblia, kamtin natin ang kabanalan sa ating mga puso at mabuhay sa pagkatakot sa Diyos. Itinalagang buhay, taong naglilingkod sa Diyos, nananalangin, gaya ng sinasabi sa Juan 1:14, puspos ng biyaya at katotohanan. Huwag ninyong patayin ang lingas ng apoy ng pag-ibig, biyaya at kasiyahan at kagalakan ng Diyos.
At pagkatapos, alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Ano ba ang sinabi ni David pagkatapos niyang magkasala at magsisi? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng pagliligtas. Kung tayo ay nagkasala, ang ating kaligtasan ay hindi mawawala. Sa halip, ang kagalakan ng kaligtasan ang siyang mawawala. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Kapag napanumbalik ang kagalakan ng kaligtasan, magagawa nating paglingkuran ng Panginoon na may pusong nagnanais at may pusong nagagalak. Dapat nating lulwalhatiin ang Diyos sa ating buong buhay. Hanggang dito na lamang po, at ngayon po ay manalangin na po tayo. Mabagi naming Amang Diyos, salamat po sa lahat mong biyaya na ikinabahag mo sa amin na mga lumakad palayo sa Diyos at sa mga naging kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa. Pinatawad mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng iyong mahalagang tugo. Ipinagkasundo mo po kami sa iyo at binigyan kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang amin pong mga katawan at espiritu ay sa iyo sapagkat binili mo kami ng iyong dugo. Naniniwala po kami na nabubuhay kami sa mundong ito sa aming natitirang buhay upang paglingkuran lamang ang Diyos, upang bigyang kasiyahan ng Diyos at upang luwalhatiin ng Diyos. Panginoon, sa iyong biyaya, salita at sa biyaya ng Espiritu Santo ay hinahawakan mo kami na mga naligtas sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo at ginagabayan kami upang bigyang kasiyahan at kaluwalhatian ng Diyos sa aming puso at aming mga buhay bilang mga banal na pari ng Diyos na naglilingkod sa Diyos sa nalalabi naming buhay. Sa pagbabago mo po sa amin pakiusap, gawin mo po kaming higit na mga ganap at banal sa pamagitan ng salita ng Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa gayon ay makakatayo kami ng walang anumang ikahihiya sa malwalhating pagdating ng Panginoon. Ito po yung aming dalangin, pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.